kay Sir Boy. Yeah, gugutumin ka sa mga video niya. Matatakam talaga, matatakam sa bawat putahe. Sa sobrang sarap, ika'y mapapagrabe. Kaya mga kabayan, manood kayo kay Sir Boy, mapapawo kayo. Mga lutong panghandaan at pampulutan, kakain pang putahe ang matutunan. Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ay, tumuhayan ninyo rin aking ipapakita lutong rin sa inyo na rin nakaw. Ay, sariwa-sariwa rin lapu-lapong aray. Nung makikita ko sa palingke, talaga naman ako sinutsutan na eh, ha. Bilhin makaw. At talaga ako kinindatampa, eh, diklapa ng mata. Ay, talagang sariwa-sariwa. Ay, talagang magit. Ang hasa ngayon pulang-pula. Ay talagang ako'y napabili ng manika, mahal din naman na rin isang pirasong RM ah. Pulang-pulang 400 yata ang bili ko din, ay malaki naman. Ay talaga namang ayos na ayos. Ating gagawing pesang lapu-lapu yan, yung isang pirasong yan. At talaga namang napakasarap ho ng pesang lapu-lapu mga kabayan. Ating inaasnan, ating pinapamintahan at yan sa inyong napapanuri. Ngayon tayo ay mag-uutay na magluto niyan mga kabaya. Tayo nagsalang na niyang ating non-stick pa na yan para nang sagayo hindi didikit yung lapu-lapaw. Minsan yung malagkit ho yung balat niyan ay pagka ano ang inyong ginamit takawala ay non-stick. Naka ho, ay pag dumikit ay masisira kahit medyo mainit na yung mantika. I mean, say, nadikit pa rin. Kaya pinakamaganda idea sa non-stick pa natin lulutin. Medyo may kalakihan din nga. Ay talon na yan. Buntaw. Kita nyo ba kayo? Di atin lang ipiprito yan ang papagayaan. Yan ang may parang isisirlaan natin. Hindi man natin parang pakatustahin. Iyan. At talaga namang yung ating lapu-lapong iyan eh. May angking bango din. Ay pagka ating ipinrito yung nalabas iyon. Sa pagka ating ginawang pesa, hindi ho basta nagigiba ang laman. Maganda ho ang itsura. Patay. May kulay na medyo nagbabrownish na papagayaan. Golden brown. Oh. Ganyan lang. Oh. Habang piniprito ko, gusto kong bati si kabayang ano, co-teacher ko dati sa St. Teresa's Academy, St. Teresa College sa Bawan, si Professor Rita Ahena Cruzat. Yan. Kumusta ka na baga? Oh, kasagpi ko yan dati sa STA. Ngayon na STC sa Bawan. Sa shoutout sa iyo ha, kabayang Professor Rita Ahena Cruzat. Ko doon lagi nanunod. Ay, sabi nung school ako din dating aking subscriber, si kabayan Darlene Castillo Mandapat. Shoutout sa inyo mga kabayan. Ngayon, matapos nating ipuritaw yan, nagpa-edit naman tayo niyang ating kawaling yan. At nang sagay may lukong ng karikate, di yan din natin sasangkotsahin yung ating pagsasangkotsang gagawin. Ang ibig sabihin ho? Di yan natin gagawin ang pagsasangkot siyang ating gagawin. Yo, basta ho, sasangkot siya natin di yan yung ano, ating mga bawang at sibuyas na yan at saka yung luyang iyan. Yan sa inyong nakikita mga kabayan. Ako, pampabango yung ating luyang iyan sa pesa. Hindi po pwedeng wala. Habang ginagawa ko, gusto kong batin si kabayan Janet Magnaye. Kapatid na babae na rin si kabayang kumpare kong parin Patrick Bobadilla, si Batong Bakal. Paulis na ulit. Nakaalis na uli nung ngayong Lunes papuntang Israel. Kabayan Janet Magnaye, salamat sa iyong pagsubaybay sa ating Sir Boyet na YouTube channel. Sinama ko na rin yung bawa at ngayon iyang sibuyas diyan sa ating pagsasangkot siyang iyan. Ay, kita nyo baga mga kabayan, parang pwede na. Ay, huwag nito lang. Yaw, sinama na rin yung karikit na siling habang iyon. Mga dalawang piraso at kalahati. Medyo may damage yung isa eh. Di ating pinutaol, sayang. Yan na, tapos ngayon ating sinabuhay ng karikit na tubig, ating pinapamintahan ngayon yung ating pagsasangkot siyang yan. Marami-raming paminta, mas masarap. At ito, gagamitin ating paalat, bukod doon sa pinagbabada na inas na natin tila lapu-lapu kanina, lalagyan natin na yung extra virgin anchovy extract na yan, yung pinakapatis natin. At yan ang napakasarap sa pesa, may mga patis na gagamitin papagayam. Yan ho, ating tsantsahin din dahil may alat na yung ating isda. May pag naisahog natin isda, pwede natin dagdagan. Yan, baka mapasobrang alat. At ito, ang ating pinakasabaw ay pinaghugasan ng bigas. Ayan, sa inyo na panood na yan, mga isang tasang makarikate. Ayan. Hindi naman yung maganda pagkatuong napakaraming sabaw. Ayan ho, medyo dapat eh concentrated ang flavor. Ngayon, isasahog na natin yung ating lapu-lapong iya. Nung nagbubula ka na yung ating ano, mga sabaw na yan. Ay, kita nyo baga mga itsura naman mga kabayan. Eh, para namang pwede na. Ay, huwag na natin itulaw. Ay, tunay ka. Ay, ang isang pirasong yan eh. Talagang solid na solid. Ang sarap.
Kung ngay pag-akin nilantakan mamaya ay mapapanoor ninyo. Pesang Lapu-Lapaw, ay tunay ka naman. Kabayang James Alunan, may ari nung Gearheads Batangas, nag-birthday noong isang araw, noong July 22, 2022. Maligayang karoon sa iyo, kabayang James Alunan ng Gearheads Batangas. Ngayon, mga kabayan, yung mga tangkay niya ang ating pitsay na yan, una nating isasahugdi at medyo may kunat iyan, edi ating palalambutin ng karikit. Pag sinabay na ho natin diyan ang dahon, matigas pa yung tangkay ay mapupugnaw ang dahaw, hindi ba gahaw? Meron gahong katwiran. Ayaw, mga kabayan, atin lang ho yung paangangin ng karikit diyan at saka natin isusunod yung dahon. Kabayang Jan Soriano na nadidiyan sa Hawaii, ayun. Salamat sa iyong panunood palagi. Yan, binanto natin kabayan ng karikit pang sabaw ng ano, pinaghugasan ng bigas, saka yung ating extra virgin anchovy extract na yun para makompleto na natin yung alak. Ayan, ngayon ating isasahog na yung dahon ng petsay na yan. Birde-birde, ay, kasi birde ng aking utak, mga kabayan. Ano ko daw ibig sabihin pagka birde ang utak? Green-minded. Ayan, may mga double meaning na mga salita, mga, ano, mga jokes kayo. Green jokes kayo. Talaga na mga ano, pamparikitlaan ng ano, katatawanan. Ah, sarap ho na yung petsay eh. Tunay na may paborito. Sa pansit nga, nabubulol ako eh, parang ako naglalaway. Sa pansit nga ho yan ang ano, parang gusto ko na rin ipagsasahuglaan ngayon. Yung mga petsay na gaya, hindi na ito yung mga ripulot, mga kung ano-ano at mga karots. Eh, yan ipanalo na eh. Pag gusto magpansit, ay nako eh, petsay pa lang sahog ay panalo na. Yan mga kabayan, ay may malapit-lapit na sa katotohanan niyan, ah, pinag-gulong-gulong-laan natin ang karikit yan. Kabayang Cesar Kalahati, shoutout daw sa mga Bicolanos na Uragon, yun mga kabayan. Shoutout sa inyo, kabayang Cesar Kalahati at sa mga Bicolanos na Uragon. Yan, kita ninyo, ating kinukuha na lang ang karikit na drama, yung ating pesang Lapu-Lapong yan. At maya-maya ilalanding na yun sa hapag ng lantakan, dinay, sa aking basaysay. Ay, nakita nyo yung tsura. Ayos! Yan, pinatay na natin ang apaw. At yan, ating pa ang inalaan diya, painininin ng karikit. Ayaw, nice na yan, mga kabayan. Atin na yung alisin diyan at ilalagay na natin din sa ating pinaka lalagayang areng. Ang hugis, parang hugis is darin ng karikit. Ayaw. Tapos yan ha, isasama na natin yung mga gulay-gulay na yun. At ano, ito na yung kanon, mga kabayan, ay pagkakasarap niyang ating pesang Lapu-Lapong. Kita nyo kayo sabaw na yaon, may lapot ng karikaita dahil ang ating ginamit na sabaw ay ano, pinaghugasan ng bigas. Yaon. Yun yung bigas ay hindi itinapon ha, yun eh, pwede pa rin isama yun sa pagsasaing. Ay masasayang, kita nyo mga kabayan yan, ay saus. Talaga namang pagkakasarap na yung ating pesang Lapu-Lapong iyan. Parang pang 5-star hotel yan eh. Kita nyo mga ang itsura. Pag hindi ka pa naman nagpalaway di yan, ay siya. Pesang Lapu-Lapaw, subukan ninyo mga kabayan. At yan naman napakasimpling lutuin. Kitang-kita nyo naman kung paano ko ginawa ang pagluluto. Yan ah. Lalanta ka na nga ni kabayan. So, salam na nga kukunin yung mga pinagbatukang gayo. Mga batok-batok na yun eh. Malaman-malaman niya. Medyo maganda ho sa ganyang Lapu-Lapong. Medyo malalaki mabibili natin pag ating niluto. Medyo iwas din tayo dun sa risk na baka tayo mabitay. Kaya maliliit, eh, talaga may say ang tinikisyang siya na iyan. Medyo dahil malalaki din ang tinay. Kaya madali nating alsain. Madali din nating makita. Ay pagka kayo nabitig na yung tinik ng Lapu-Lapaw, ay nakapaw, ay mahigpait mga kabayan. Ako'y nabitig na niyan dati, ay tunay ka namang isang piling na saging aking nalungaw. Joke lang ako. Ay talagang mahirap ho, napakatigas ho ng tinik niyan. Pero napakasarap na isda iyan mga kabayan. Kabayang Romel Gonzalez, shoutout sa iyo. Salamat sa iyo laging panunood, kabayang Romel Gonzalez, kung saan ka manaruroon ngayon. Kabayang Mervin Rocales, ayan, talaga namang salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel at panunood ng ating mga videos. Shoutout din din sa mga taga Jolly Bikes, sana kayo tuloy na nakakapanood pa rin. Di akin na kabayang Jay, Mechanic Jay, kabayang Stephen, kabayang Noriel, ayan, basta yung mga taga diyan sa Jolly Bikes. Sana kayo ito na itong nakakapanood pa rin ng husay. Ayan, kita niyo bagay. Ayos lang ang aking paglantak din ay. Mga kabayan, ay talaga namang subukan nyo maglutuin ng papagayan.
pesang lapu-lapo. Ayan, may iba-ibang mga kulay niya. Minsan may mga pula. Ayan yung kulay na yung maitim ang aking paborito, mga kabayan. Kabayan Giselle Ocampo, taga-Rian sa Sico, Batangas City. Nakilala ko din sa SM City Men's Accessories. Kabayan Giselle Ocampo, magandang babay sa utay. Kita nyo mag-aray. Tunay ka naman. Kay kabayan ano, Milet Perez, din sa Bilibing Kinitan. Bilibing Kinitan, SM City, Batangas. Yung subscriber ko daw. Tapos lagi daw nanonood si kabayang Milet Perez. Ay, mga kabayan, kita nyo magayaan. Siya, mga kabayan, hi! Ako'y tuloy lalantak din ay. Eh, sana ho'y naibigan ninyo itong ating videong ito, mga kabayan. At talagang sana ho'y kayo makagawa rin ng papagarning luto. At napakasimple naman, kayang-kaya ninyo. Maraming salamat nga pala ho kahapon, araw ng aking kapanganakan. Ako'y nagdiwang na aking 54 nakaarawan kahapon. Napakasaya ko ho. Higit na nagpasaya sa akin ay tayo talaga nakapagpaabot din ng kasiyahan sa mga nanood sa aking live kahapon. Marami tayo nabigyan ng papremyo. Kulang-kulang naglalaro sa 60,000 pesos din pala yung naipamigay kahapon. Lahat-lahat. At saka iba pa yung mga items ng mga pinamigay ko, mga gamit. Ay talaga hong ako nagpapasalamat sa Panginoon nating Diyos. At tayo pinagkalooban pa ng panibagong taon na ating buhay. And po, sana po patuloy tayong magkasama-sama dito sa ating YouTube channel na ito, mga kabayan. Patuloy po sana ninyo akong suportahan, panoodin na ating mga videos. At pakipalo nyo din ho ako, mga kabayan, dun sa aking Facebook page. Yun, talaga namang ano, yung ating Sir Boyets Cookery Facebook page. Marami din ho tayo mga pinapakita doon mga videos. Yung mga hindi ko na-upload dito sa YouTube channel natin, pinopost ko doon. You know, sana ho'y supportahan nyo din ang ating Facebook page na Sir Boyets Cookery. Muli, maraming salamat sa inyo mga kabayan. Mabuhay po tayo. God bless!